Hello po mga kababayan, ako po si Joseph, isa po akong overseas Filipino worker na nakabase po dito sa Qatar. No? Ako po ay merong gusto sanang i-discuss sa ating mga kababayan at ipaabot sa ating mga kinauukulan sa Pilipinas. Bilang isang OFW, no? I'm talking in my personal capacity now as an OFW. Kalimutan na muna natin yung aking pagiging pinuno sa mga ilang organisasyong pang OFW at sa aking political affiliations, no? I'm talking as a Filipino citizen based abroad. Very disturbing po kasi itong lumalabas na implementing rules and regulations ng ating Republic Act 11223, no? 11223 or the Universal Healthcare Act of the Philippines, no? Kasi kung mapapansin po ninyo, ang premiums po nating land-based OFW ay magmula po sa 2,400 a month na binabayaran po natin up to I think 2018. Ngayon po ay magiging 3% na po ng ating mga sweldo. So halimbawa sa akin po bilang isang OFW na ako man po hindi man umaabot sa maximum ceiling na 100,000 pesos a month, no? How I wish kung ganun po ang sweldo ko. Eh kung pagkinumpute ko po, aabutin po ng 10 times ang aking annual na babayaran kasi aabot sa bago pong computation po ngayon. So, ang dati kong binabayaran na 2,400 a year ay magiging lampas na po 25,000, no, a year. Kasi nga pag binase po nila yan sa 3%. Now, definitely dagdag pasanin po ito sa ating mga OFWs, particularly po dun po sa mga walang dependent sa Pilipinas. Sa tingin ko, okay po siguro na mag-percentage base tayo, no, kung halimbawa, ang OFW ay may mga dependents sa Pilipinas. For example, meron siyang mga unemployed na magulang as dependents na below 60 years old. O kaya ang kanyang asawa at mga anak ay nasa Pilipinas din. E okay lang po yan, no? It's all right to tax the OFW a contribution, okay, beyond 2,400 pesos per year kung may mga dependent ka. Yun nga lang po, paano naman po sa mga OFW na katulad ko? I'm already an orphan, okay? Nakasama ko po dito sa Middle East ang aking asawa at mga anak. Wala na pong aking mga magulang, nasa heaven na, okay? At ang aking mga biyana naman, ang parents naman ng aking asawa, ang aking mga in-laws, parehong senior citizen na po. Which means that regardless of me being an OFW or me and my wife both being overseas Filipino workers, covered na po ng PhilHealth ang aking mga biyanan. So basically, para saan po ang babayaran kong 3%? Okay? Buwan-buwan. Hindi naman po ito, hindi naman po ito endowment katulad ng ito endowment katulad ng SSS at saka pag-ibig fund na, you know, after, you know, 60 or so more contributions, may makukuha po tayo pabalik. Okay, nandun na ako na nakalagay, nakasaad po sa PhilHealth Law na kapag ikaw ay naka 60 contributions, ikaw ay member na for life. Diyos ko naman po, sa edad natin ito, pagpatak pa naman po natin ng 60 years old, free for life na rin naman ho tayo. So, gusto ko po sanang linawin sana ito dahil ito po ay nasa IRR. Mabilis ako pong binasa ang Republic Act 11223 at saka ang Republic Act 10606, ito po yung pinagbabasayan ng PhilHealth mula noong 2013 at napalitan po ngayong 2019, ano? Itong RA 11223. At base po sa aking nakita, kung titingnan po natin yung batas mismo, wala naman pong sinasabi doon na dapat maging patas ang paniningil pagdating po sa mga Pilipino na nagko-contribute sa Pilipinas at sa ating mga OFW. Kasi unfair naman po yan, no? Unfair po yan sa ating mga OFWs na magbabayad ng 3%, no? Or alimbawa lang sa akin, no? It's unfair for me to pay 10 times more of what I used to pay. Ang sabi po ng PhilHealth, may enjoy naman daw natin yung benepisyo natin sa PhilHealth kapag ka tayo daw ay umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. How can they be so sure? Bakit? Annual ba talagang bakasyon natin? May mga Pilipino, ang bakasyon nila sa Pilipinas every 2 years. May mga Pilipino, hindi umuwi for 5 years. May mga Pilipino, umuwi lang for 2 weeks, 3 weeks.
Eh ngayon pang may COVID-19, abe, baka walang uwian nito for the next 2 years. So, kung isipin po natin, eh para saan po yung ating babayaran? I think that the Department of Health and the Philhealth should review their implementing rules and regulations because it is within their power to recompute this. I don't think that probably it might take another act of Congress to define it kasi base po sa dalawang batas na aking binasa, nakalagay lang naman po doon na magtatatagpo ng opisina o representative ang PhilHealth sa bawat konsulado o embahada sa buong mundo ng Pilipinas para magbayad ng mga benepisyo ng mga PhilHealth members. Eh, tulad po dito sa Qatar, ano po babayaran nila? Eh, ang napakaganda po ng healthcare service dito ng Qatar government. So halos wala na po kami papareimburse sa kanila. Dahil halos gamot lang po binabayaran natin dito, and come to think of it, the cost of medicine here that we're paying is just 10% of the actual rate. So bali, wala rin po tayong babayaran, no? At sa mga katulad ko po, na wala na pong dependence sa Pilipinas, eh baka man po pwedeng gumawa ng exemption. I think that the law has to be reviewed. I think the IRR needs to be scrutinized because in cases like me, wala na po akong dependence sa Pilipinas. Siguro, sa nakikita ko, habang ang isang OFW ay nananatiling isang OFW at kasama ang pamilya dito sa abroad at wala naman dependent sa Pilipinas, baka naman pwedeng patawan na lang natin ng sabihin nating okay lang na 2 or 3 times, no? Nung 2,400 na premium na binabayaran natin per year just to cover our period of vacation, no? Pero to implement a 3% across the board, okay, computation on our salaries with a ceiling of up to 100,000, eh hindi po yata makatarungan yon. Unfair naman po yon, no? Kasi una-una, mabigat na pasanin na po yan, lalo-lalo na po sa mga domestic helper, no? Depende rin po sa laki ng kanilang pamilya sa Pilipinas o sa dami ng kanilang dependents, no? Pero para po sa mga OFW na katulad ko na nandito po sa Qatar at nandito na po ang aking may bahay, nandito ang aking anak, nandito na po ang buhay ko at napakadalang ko pong umuwi ng Pilipinas, eh sa tingin ko hindi nararapat na ako po ay magbayad ng ganung kalaki. So I'd like to call out again to the leadership of PhilHealth and also of course to the Department of Health to please review this, and I'd like to extend my appeal to the concerned members of Congress, if the law needs to be tweaked or needs to be re-legislated or amended, no, in our favor or in our consideration bilang OFW. So, inulit ko po, hindi po ako sang-ayon dito po sa 3% na ito, at sana magising po ang ating mga leaders, no, in government sa Pilipinas na overlook nyo lang nyo ata ito kasi nung tingnan ko po yung IRR ng Republic Act 110606, meron pong Filipino representative, meron pong OFW, no? May OFW representative po nung ginawa po yung IRR nung National Health Insurance Act of 2013. Pero dito po sa Republic Act 1123 o yung ating Universal Healthcare Act, eh nung ginawa po yung kanyang IRR, eh wala naman po akong nakitang representative ng mga overseas Filipino workers na nagdraft ng IRR. At saka sa nakikita ko po, wala pong representation ang OFW sa board ng PhilHealth. So I'd like to repeat my appeal and to express my full sadness, no? Ayoko naman sabihin ng disappointment. Baka mamaya, pa-deport ako ng dole. Sabihin, kinakalabang ko gobyerno. Hindi po. Okay? Kapartido po ng administrasyon. Yun nga lang po, nasa tama lang po tayo, no? So sana po, ito po ay ayusin ng mga kinaukulan. Kaya sa ating mga kababayang mga Filipino, overseas workers, please, let's join hands. At ewan ko kung sang-ayon kayo dito, pero ako hindi. So sana magtulong-tulong tayo. Sulatan po ninyo ang PhilHealth, sulatan niyo po Department of Health, sulatan niyo po ang mga butihing congressman na nagre-represent daw ng OFWs at ang sarili niyo pong mga congressman sa inyong kanya-kanyang distrito at sa ating mga senador, no? Because only they can do this. At kapag hindi po nila tayo pinakinggan, well, there's always the president na pwede nating takbuhan.
So hanggang sa muli, ito po si Joseph na hindi sumasang-ayon sa bagong taripa, okay, ng PhilHealth para po sa mga OFWs. Maraming salamat po.